Ang ganda ng train. Bagong bago. Besto lang. Gulat ako, nag-aabang ako ng train nandito dito, biglang ito ang dumating. Wow. Ito, vlog na natin guys. Ang bagong train ng PNR. Sasakyan natin ngayon, makita natin na ang loob. Ayan guys, so bago patakoy, check yung mga ilalim. Noong December lang ito guys, tumakbo. At ito, January 2 ay nasakyan ko na itong bagong train. Yan po, bagong-bago. Bango-bango, linis-linis. Ayan, walang gasgas. Walang gasgas. Ha? Ayan, may hawakan siya dyan. Isa lang dapat. Dalawa lang. Ay, tatlo. Ayun, tatlo. 1, 2, 3. Tatlo. Para pagpunuan, maraming paghahawakan dyan. Nadagdaging sa gitna ang hawakan. Pati sa gitna, ito, may hawakan. Ito, yung gitna, may poste. Hawakan. Kasi yung ordinaryong train, naka-ano lang, naka-wala, sisikan lang dyan. So, may hawakan na. Pag standing, may hawakan dyan sa gitna. Ayan, guys. Ganda. Ayan, sarado na. Wow! Parang kukunti ang sakay. Feeling VIP kami ngayon, no? Kukunti. Oh, ayun. Ang galing. Oh, ganda. Kulay orange ang upuan. Ayan, may sarado na siya. Picture tayo na. Picture tayo. Itong aking kasama sa first bagong train ride. Patutoban, FTI tututoban. Din ng ordinary na train, may barrier din kang ingay sa ilalim. Ganda ng upuan, kulay orange. Yan. Pongkan na pongkan ng kulay ng upuan. O yan guys, may CCTV. Ayan, may CCTV. Nakikita ako, nagbibideo. Fire extinguisher in case na magkasunog yan. Galing ano? Kung
na siya, may pangalan. Di ba kung Pasay, ano na siya, Pasay Road. Ayan, dito na kami, Pasay Road. Ayan, meron siya, ano. Kung saan station, yung titigilan, no, yung approaching na station, nakalagay dyan. Ayan, Pasay Road. Walang sumasakay. Ha? Para na siyang LRT Line 2. Oo, para na siyang LRT Line 2. Wala siyang kaibahan doon sa ordinary, yung luma. Masabi ko ng luma kasi ito na may bago na. Ang kaibahan, ang pagkakapareho nila ay yung pagtakbo. Kasi ganyan, alog-alog, hindi smooth. Kasi syempre release yun. Tapos, yun lang ang nakita kong kaibahan. Ang pagkakapareho pala yung pagtakbo, yun ang pagkakapareho rin ng lumang train. Tapos ang malaking kaibahan ay ang pagulahat. Siyempre bago ang train, bago upuan, bago ang ano niya, ang loob, bago lahat. Maraming pagbabago, lahat nabago. Mas convenient sa pasahero siguro ito, kasi kahit tayuan, ano, malamig siya, hindi ka mainitan kasi ang lamig po niya. Tapos feeling safety ang pasahero kasi meron siyang fire extinguisher, marami siyang ano ba, yung hawakan yan, katulad niyan, yan hawakan, hindi ka matutumba. Tapos meron na rin siyang ano, hawakan sa gitna. Ayan, may hawakan na siya sa gitna. Ayan. Tapos yung pagbaba mo, mayroon na nakalagay dyan na pangalan kung saan ka bababa. Kung halimbawa Pasay Road ka, may nakalagay na pangalan. Ayun guys, yan yung pangalan. We welcome ka pa. Tapos pag kung saan ka bababa, yun. Yun yung ano, yun yung mababasa mo kahit di mo marinig. Tapos ayun nga, may nagsasalita, may mga paalala, ingatan ng mga gamit, kung ganun-ganun. As may mga reminders ba. Tapos babae na yung nagsasalita, inang una kasi lalaki. Ayun, ma reminder siya. Wala pa siyang mga sira. Katulad ng mga bintana, hindi pa sira. Saradong-sarado siya kasi aircon nga, lost glass. Yun po, marami. Malaki ang kaibahan niya doon sa dating train. Ngayon ito. Masabi kong napakalaking convenient ito sa mga pasahero sa araw-araw, na lalo na yung mga estudyante, mga nagtatrabaho, yung mga namimili sa Divisoria, mga Divisoria, malaking bagay ito na kaalwanan sa kanila sa pagsakay ng train na bago. Dalawa pa lang itong nakikita ko na train na ito, pero sana dumami pa. At saka yun lang, maiksi pa ang bagon. Bali lang bagon ito? Dalawa lang. Tatlo lang ang bagon niya. Tatlong bagon. So, maiksi pa siya. Sana pahabaan nila. Tapos, padamihin. Para lalong convenience sa mga tao. Kasi nga po, parang sardinas. Pagka, rush hour. Hindi lang rush hour. Talagang sa maghapon. Anytime. Talagang parang sardinas ang pasahero dito.
karamihan na sumasakay ng train, mga estudyante itong Santa Mesa, dahil yan lang ang eskwelahan ng PUP Manila. So, dito po ang babaan. Pwede sumakay ang naka-wheelchair kasi meron siyang wheelchair holder. Baka umandar bigla ako. Ayan, dyan ka lang. Ganda pala ng view dito, banda ng Medivisoria. Ah, tutuban na. Labit na kami bumaba. Thank you sa ride, PNR. Bagong train. Salamat sa ride na libre. At hashtag, harap sumakay ng bagong train. Ayan, pasasakayin uli kami. Back and forth, libre. Ang friend. Train na bago, ito. Guys. Ito guys, sakay na naman kami. Ang bagong train. Tingnan nga natin yung loob. Wow, ang ganda. Ang ganda ng loob, driver seat. Ayan o, ang ganda o guys o. Driver seat ng bagong train. Ayan guys, sakay na tayo. Prioritize passengers to disembark. Ayan. Ayan guys, ito yung yung piloto. Dito tayo. Saya-saya naman. Ilirahin natin kasi feeling VIP tayo, tayo sasakay. Ayan, bagong-bago, pin towers. Pull down, one may blind. Bongga. Certain naman namin, pupunta and pabalik. Nakasakay kami ng libre dito sa train. Palad tayo ngayong hapon dahil walang laman ang train. Napasakay tayo dito at feeling VIP kasi yan, wala pong pasahero. Ayan. Ayan, Philippine National Railways. Saya kasi para siyang LRT. Bagong-bago. Bilang na bilang ang pasahero ng sakay.
ating first time na pagsakay dito sa bagong train na naipakita ko na sa ito nga po na pinapakita ko sa inyo. At sana makasakay na rin kayo dito at makita ninyo kung ano yung sinasabi ko. Salamat po sa panonood. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. At sabihin ko pala, libre. Laking swerte, libre ang sakay ngayon. Hindi ko alam kung ngayon lang. Hindi ko naitanong kung ngayon lang or hanggang kailan yung libreng sakay. Kaya po, eto, namas ko pa kami ng libreng sakay sa bagong train. Actually, nasa huling pila kami. Kami yung last na nasa pila kasi nag-cut off mga kasi limited pa lang ang pasahero. So kami yung nakahabol pa kami ng anak ko. Kami yung last nasa pila. So nakahabol pa kami. Kaya ayun. Swerte. Salamat sa inyong panonood. Guys, Happy New Year everyone. Thank you for watching. God bless. Bye.